Ayan nga ho yung sinasabi natin, eh, di ba? Wala nang kwan eh, bagsak na moralidad ng Pilipino eh. Wala nang kahihiyan. Nasira, nawala ang ano, ang urbanidad. Eh, GMRC, GMRC, tayo rin ang unang nagsalita niya nung nandun tayo sa malaking himpilan. Diba? Sabi ko nga, ba't nagkaganon ng mga Pilipino ngayon? Nung araw, malita ko, tatandaan ko eh. Nakasumblero ka. Pag pumasok ka sa bahay ng may bahay, magtatanggal ka sumblero. Pag pumasok ka sa restaurant, kakain ka, tanggalin mo yung sumblero. Kaya ngayon, hindi mo na alam kung sino yung kriminal, tsaka hindi. Bakit? Eh, yung kriminal, nagsusumblero, eh, parang di mamukhaan eh, kahit na meron CCTV. Para makunan man siya, hindi siya makikilala. Nung araw, di ba ba, di ba yung lumabas kami, tato? Lalo nung martial law. Babagansyahin ka. Kahit hindi pa martial law eh, basta may tato. Yung mga may tato nun, yun yung nanggaling sa kulungan. Oh, pagka lumabas ka, nakahubad, di kita tato mo. Kahit hindi martial law, ha? Bagansya, abutin mo. Ultimong yung may tato, alam niya, responsable siya. Kahit may tattoo siya, hindi niya pinapakita. Dahil yung gumagawa noon, mga kaibigan, naghahanap ng sakit ng ulo. Hindi ko minamasama yung ibang may tattoo ngayon, kaya lang hindi magandang tignan. Sa Japan, nung araw, ang may tattoo lang, yakuza. Dito, ang may tattoo nung araw, yung nabilanggo. Eh ngayon lahat pwede magpatato, di ba? Ultimong babae eh, minsan gagandang babae, may tato. Dinudumihan yung katawan eh. Saan niya gagamitin yun? Di ba, wala na eh. Bumagsak ng bumagsak. Ngayon, yung cellphone, di ba? Sinasabi ko noon, no, nung una kong tinatala kayong GMRC na yan. Ano sabi ko, isa ngayon ha, na naging mapapansin mo, bastos na mga tao. Masyado na nakuhan eh, na naging bilanggo ng technology. Alipin ng technology. May kausap, nagtete-text, di ba? Ano-ano binabasa rin sa cellphone. Nako, sa bahay lang namin eh. Kahit saan ka pumunta, makikita mo tao eh. Naka-cellphone. Wala naman pinagkakabalahan. Yun ang pinagkakabalahan. Yan pala, may study ngayon ha. Addiction pala yan. Addiction na pala ngayon yung, yung paggamit ng internet. Sakit na. Sip mo nung araw eh, pag may kausap ka, di ba? Pati yung, kung nakatayo ka, dapat eh, kung ano yung, yung decorum, yung proper decorum sa pakiharap sa tao. Habang nakikipag-usap. Nung wala pang cellphone. Eh ngayon eh, ultimong public official, bastos eh. Hindi nyo ba napapanood yung mga senador, di ba? Mga bastos. Mga congressman. Eto, bilib ako kay Mayor Lim. Si Mayor Lim walang cellphone. Ayaw niya niya cellphone. Makakausap mo si Mayor Lim sa landline. Hindi siya niniwala dyan. Kita mo, hindi addict. Kaya ano eh, si Mayor Lim yung
disiplina niya sa katawan, na-maintain niya. Hindi siya natangay ng mga uso. Hindi ba? Kung ano yung mabuting kaugalian, hindi yung masama, ah. Yung pa rin ngayon ang ika nga, eh, makikita mo kay Mayor Alfredo Lim. Aabot ba yan sa ganyang edad? Kung balasuba sa katawan yan, di ba? Eh ngayon, eh yun nga, sinasabi natin, mga, yun ang mga pahiwatig, eh, mga sintomas na bastos na mga tao ngayon. Aba nakikipag-usap, nagse-cellphone. Nagsasagawa ng investigasyon yung mga senador, nagse-cellphone. Dapat siya, mga bawal na yan eh, kahit saan eh. Ngayon, hindi mabubuhay yan tao nang walang cellphone. Totoo ba yon? Ang tao ba hindi mabubuhay kung walang cellphone? Mabubuhay. Pakiramdam lang nila yun, di ba? Bakit? Addict na eh. May study ho na yan eh, addiction. Eh, nung nausin yung cellphone, kailan lang ako nagkaroon ng ganito? Hindi pa ako bumili. Pinagpilitan sa akin. Sa totoo lang, ha? Kaya ang ano, quality ng pamilya ngayon, iba na eh. Pati yung quality ng pagsasama ng pamilya ngayon, mga kaibigan, naapektuhan. Apektado na po nitong technology.